up do natin, kung iisipin mo, para siyang bangko. Mm-hmm. Bangko, storage. So, yung mga ginagamit natin ng panunaw ng pagkain. Ayon kay Dr. Carlo Cornejo, isang gastroenterologist ng Makati Medical Center, namamana o dahil sa mga kinakain pagkain kaya't nagkakaroon ng bato sa apdo ang tao. Aniya, kung madalas na ang pananakit ng tagiliran, ito na ang senyales ng pagkakaroon ng problema sa apdo. Ang bato sa apdo, it's common condition. Madami tayong mga pasyente na nakikita na merong ganito. And nagpo-form siya 50-50. It's 50% dahil sa genetics natin, minana natin sa magulang. 50% because of the environment, yung mga kinakain natin na pagkain. If nagkakaroon na ng symptoms, may pain na yung pasyente that you can point to the gallbladder as the source of the pain, that's the only time you need to do something. More often than not, kung walang pain, wala tayong kailangan gawin. Dagdag pa nito, kung ikaw ay may gallstone na, nangyayaring pananakit kapag ang tao ay nakakakain ng sobrang matataba sa gabi na siyang nagiging dahilan ng pananakit sa madaling araw. Hindi lang ito yung sakit na seconds or minutes. Ang sakit nito tatagal 2 or more hours. Okay? Kaya nadadala sa emergency room itong mga pasyente. Masakit, matagal, at late at night. So yan ang typical na story. Some other patients would have bloating, okay, parang kinakabagan or feeling nila hindi natutunawan. But those are minor symptoms. It's mostly yung characteristic pain, yun yung hinahanap natin at all times. Alamin ang iba pang detalye ukol sa gallstone. Manood ng Dr. Son TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.